ang nakaraan. Matapos natagpuan ni Nova ang lalaking nakatambay sa may eskinita, niyaya niya itong magpagkasundo at magpanggap na kasintahan nito. Hindi sana papayag ang binata dahil nais lamang sana nito na magpahinga yung walang mangdisturbo sa kanya. Isang araw noon, naglakas loob na itong si Nova na ipakilala sa kanya mga magulang itong si Jeremy. Ito ang pangalang ibinigay ni Oliver sa dalaga. Yan na ba ang pinagmamalaki mo, Nova? Ano ba trabaho ng lalaking yan? Ipinagpalit mo lamang si Ronald sa kanya? Baka naman katulad yan ng lalaking pinakilala mo sa amin noon sa high school days mo. Huwag mong sayangin ang pagkataon na to, Nova. Kami ang nakakaalam para sa magandang kinabukasan mo. Tito Harry. Eta Ima. Gawin niyo po ng paraan ito, ha? Alam niyo namang malaki na ang naging sakripisyo namin sa inyo. Isa pa, mas lalong lalaki ang pagkautang niyo sa aming kumpanya. At kung hindi yon mangyari at magawa ng paraan, mapipilitan kaming kunin ang kumpanya niyo bilang kabayaran dito. Nova, pakiusap. Hindi mo naman siguro gusto na makita kami ng daddy mo na naghihirap. Ma'am, sana naman maunawaan niyo naman ako. Paano ko pakisamahan ang taong hindi ko naman mahal? Kahit anong gawin niyo, mas pipiliin ko pa rin si Jeremy. Samantalang tila hindi na kayang pagmasdan pa ni Oliver ang lahat ng ito. Naawa siya sa sitwasyon ng dating nobya. Tama na po. Bakit nyo kailangan ipilitan pa kay Nova ang lalaking yan? Na hindi naman niya mahal, hindi ba? Hoy, ikaw ha? Hampas lupa ka? Huwag ka makialam dito. Usapang pamilya lamang ito. Magkano bang kailangan nyo para mabayaran ang lahat ng pagkakautang nyo sa pamilyang lalaking yan? Jeremy, please, huwag ka na sumali pa sa gulo ng pamilya ko. Aba, mukhang nagbida-bida na naman ang lalaking yan, Nova, ha? Bakit? Sino ba siya? Isa ba siyang milyonaryo? Talaga bang hindi niya ako kilala? Alam niyo, kahit matagal ng panahon, hindi pa rin maalis sa isipan ko ang alaala ng lahat ng yun. Jeremy, ano bang ibig mong sabihin? Alam mo, Nova, sa buhay ko noon, dumating sa punto na hindi ko na alam ang gagawin ko dahil sa pagkawala ng mga minamahal ko sa buhay. Iniwan ako ng nanay ko. Meron akong babaeng minamahal pero tutol sa aming pagmamahalan ang kanyang mga magulang. Biniyaran ako noon na 1,000,000 pero ayaw ko dahil hindi ko kayang mabuhay sa perang hindi ko naman pinaghirapan. Hindi ko tinanggap ang perang yun dahil ang totoong mitihin ko ay talagang yung babaeng yun. Jeremy, pwede ba? Diretsuhin mo na ang gusto mong sabihin. Nova, ako si Oliver Meyer, yung lalaking nagmahal sa'yo ng totoo noon. Ano? Ikaw ba yan, Oliver? Pero bakit bigla ka nalang naglaho na parang bula? Alam mo bang halos mawala ako sa sarili ko dahil bigla ka nalang hindi nagparamdam sa'kin. Iniisip ko na baka tuloyan ka na sumuko sa pagmamahalan natin. No, Nova. Mahal naman kita eh. Pero gagawin ng mga magulang mo ang lahat para hindi na tayo muling magkita pa. Dad, Ma'am, totoo bang sinasabi ni Oliver? Binabayaran niyo siya ng 1,000,000 para umiwas sa akin? Para maputol ang relasyon naming dalawa? Nova, anak, ginawa namin yun dahil concerned kami sa kinabukasan mo. Sige nga, Nova. Ano ba may pagkain sa'yo ng lalaking iyan? Kung siya lang din naman ang mapapangasawa mo. Ang mabuti pa, paalisin mo ang lalaking yan. Mas lalo lang magkagulo dito sa buhay natin. Maya-maya pa may kinuhang cheque itong si Oliver at ibinigay ito kay Nova. 10,000,000, Nova. Marahil magiging masaya na magulang mo dito para naman mabawi nila ang negosyo nila. Pero Oliver, paano ka nagkaroon ng ganitong pera? Anong ginagawa mo? Baka galing ito sa masama. Alam mo, Nova, nagbabasakali ako noon. Mula noong nawala si nanay, ibinenta ko ang lahat ng arerian namin at ipinusta ko. Bahala na matalo o manalo, pero mabuti na lang. Naging triple pa ang panalo ko. At dahil doon, kumita ko ng halos kalahating milyon. At nag-invest ako ng negosyo. At makalipas ng ilang buwan, lumago at umunlad ito. Kaya ngayon, nagkaroon ako ng negosyo sa labas at loob ng bansa. Sana tanggapin mo ito, Nova.
Pero Oliver, nakakahiya naman. Ganun pala ang ginagawa nila sa'yo. Kaya pala bigla ka nalang nawala sa buhay ko eh. Ma'am, Dad, sana naman sa pagkakataong ito, ako na ang magdesisyon sa buhay ko. Nakita yun naman ngayon sa buhay ni Oliver dahil sa kanyang pagsisikap. At ikaw naman, Ronald, maraming salamat sa'yo sa lahat ng naitulong mo sa'kin. Pero hanggang ngayon, hindi talaga kita mahal eh. Sana maitindihan mo ako, Ronald. Umanap ka na lang na babae yung totoong magmamahal sa'yo. Alam ko balang araw, darating din iyon. Dahil sa mga sinabi ni Nova, ay napayoko na lamang itong si Ronald. Pero bago tuloy umalis, ay nagbitaw ito ng salita kay Oliver. Makinig ka pare, sa oras na malaman ko na niluloko mo lamang at sinasaktan si Nova, makita mo ang hinahanap mo. Matapos noon ay umalis na rin itong si Ronald. Ma'am, Dad, ano masasabi niyo kay Oliver? Hindi ba kayo magpapasalamat sa kanya na makukuha yun na muli ang negosyo? Oliver, nakakahiyaman sa'yo. Alam mo naman siguro ang dahilan ng ginawa namin yun, hindi ba? Para mapabuti ang anak namin. Pero ngayon heto, ikaw ang tumulong sa amin. Patawarin mo sana kaming dalawa ng asawa ko, Oliver. Kung nakapag-desisyon na itong si Nova, kayo na ang bahala. Total naman, kayong dalawa na magsama, hindi ba? Oo, pumapayag na kami sa inyong relasyon. Ito lang tandaan mo, Oliver ha. Huwag mong saktan ang anak namin. Ingatan mo siya. Nova, matatanggap mo ba ako kahit na iniwan kita noon sa ere? Oo naman, Oliver. Kahit ilang taon na ang nakalipas, hindi pa rin nawala sa akin ang pagtingin ko sa'yo. Ako ang dapat na humingi sa'yo ng pasensya dahil sa ginagawa ng mga magulang ko. Ayos lang yun, Nova. Marahil kung hindi nila ginawa yun, hindi ako magsumikap sa buhay ko at mapatunayan sa kanila na kaya ko ang lahat. Dahil pumayag naman sa relasyon ng mga magulang nito, ay hindi na pinatagal pa ni Oliver ang lahat. Agad na itong nag-propose kay Nova at pinakasalan niya ang babae. Isang ingranding kasal ang naganap at dinaluhan ito ng mga empleyado sa kumpanya. Isang happy together ang naging bunga ng kanilang pinaghiwalay ngunit muling pinagtagpo ng tadhana na relasyon. At humantong pa ito sa isang malaking kasalan. Alam naman natin na hindi natin masabi kung ano ang magiging kapalaran sa buhay. Kung ngayon, nasa ilalim ka, eh baka naman darating din ang araw na ikaw na rin ang nasa ibabaw. Kailangan mo lang magpatuloy sa buhay, huwag mawala ng pag-asa. Dahil habang may buhay, may darating na pag-asa sa bawat taong hindi sumusuko sa laban. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Labis po ako nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Sa nasulok ng mundo tayo ngayon naroroon, ay lagi po tayong mag-iingat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at paalam!